Kamusta lang yan? Mapia, Dato Tahir. Ang dami ng mga Coast Guard eh. Alusin kayo? Ba, puros magaganda mga gamit natin. Meron tayo 16 ball. Nakaturbo! Mga parisya! Tingnan mo nga yung mga narorong gamit. Sige. Let's go! Sir, di ba si Tahir akabod yan? Yung dating leader ng mga rebelde? Huwag ka pala yung tarantado na yan. Tatlong beses na nakalusot sa akin yan. Pero ngayon sisiguraduhin kung dadapa ko siya. Manood ka! May problema. May mga bata sa firing line. Wala akong pangialam. Ang importante sa akin, instant promotion! Para maging major ako! Kahit maraming buhay ang madamay! Wala akong pakialam! Kataas-taasan yan! Nasa battle order yan! Pero hindi kasama ang civilian! At kahit na-criminalize ang tao, hindi dapat patayin! Dapat ulihin! Sir, may katwira si Luanag. Wala akong pakialam! Ako senior officer dito! Dapat ako sundin nyo! Kung gusto nyo ipagdanggol yung mga batang yan, umaka na paraan! Oo. Sisiguraduhin nyo na huwag kayong magpapaputok, sir. O, sige, sige! Move! Shit!
I am ordering you to give me that gun. Remember, I'm your superior officer. Ibigay mo sa akin ang barilan. Give me the gun. Come on. I'm your superior officer. Suwerte ka, Sargento Liwanag. Tuloy-tuloy na bakasyon mo. Hindi ang pinagsamaan natin, ex-Sergeant Liwanag. Pero, hindi ka basta-basta makakalabas dito. Nang ganun-ganun lang. Dahil hanggat naaalala ko, ang kamay na ito, naaalala ko ang mukha mo. Pero titiyakin ko sa'yo, na hindi ka makakalabas ng kampong ito, na lumalakad. Masyado mataas ang respeto mo sa akin, Piroya. Daig mo pa ang sumaludo. Nagsama ka pa ng mga ninja di patuta. Kahit na ano, sabihin mo! Men! Bahala na kayo! Salamat ka. Sundalo ako marunong rumispeto sa opisyal. Kung gusto mong gumante, tago mo. Bro, para may magamit ka, bakal. Minet, para sa'yo. Alam mo, June, nahihiya na ako sa'yo eh. Eh, mukhang nakakaihil sila, di ba? Iba tayong magmaniobre eh. May good news nga pala ako para sa'yo. Ano yun? Sinabi ko na sa papa na pakakasala tayo. Huh? June, paano ako mapapakasal sa'yo? Ni hindi pa nga kita boyfriend eh. Nagawa mo rito. Tol. Alam kong kapirasong karne lang gusto mo dyan eh. Ngayon, para makatingin ka naman ng tao. Ayan, binibigay ko sa'yo. Ay, hindi ka nasusuyo. Huh? Delikado yung ginagawa mo. Baka mapahamak tayo. Kanino tayo mananakot? Sa bayan ito. Tayong batas. Tayong mukong. At tayong Panginoon. Hindi ba maling?
Ganda niya, no? Sininit. Alam mo, mahal ko to. To whom it may concern. Ganda niya na. Di ba? Pero sandali, ganyan din ang ginagawa ni Inay tuwing umaabsent ako sa eskwelahan noon, ha? Eh, kasi hindi ko na makilala kung sino to sinusulatan natin, eh. Kaya diba, pag di mo kilala, to whom it may concern. The very first time I talk to your face. Sandali. Manitong sulat natin, eh. Ano? Baluktot! Ikaw, isipin mo. Balubaluktot tong English natin. Kung ako'y babaeng liligawan mo, aba, babasta rin kita. English pa lang, balubaluktot na, eh. Sa basura ang hulog ng sulat mo. Tay. Nay. Lando, kung ang dahilan ng pag-alis mo ay ang pagkabigo mo kay Rodora, tutulang loob ko. Nay. Kaya nga, naghahanap ng gamot sa sugat, eh. Ayokong kay Rodora lang umikot ang mundo ko. Hayaan niyang hanapin ko, kalalagyan ko. Tay, pasensya na kayo kung hindi ako naging katuparan ng pangarap niyo. Wala talaga dito. Hindi itong mundong gagalawan ko, eh. Hindi naman para mag-opisina ako. At wala akong hilig sa pag-aaral. Lando, ikaw ang nakakakita sa dadaanan mo. Buntot mo, hila mo, nasa likod mo ako. Oh, paano tay? Nay, alis na ako. Baka mahuli ako sa primero biyahe. Diyos ko naman, Nay. Yan ang nakukuha niyo sa kapanood niyo ng sini sa bayan, eh. Diyos ko naman kayo. Tana, tana. Sabihin nyo na lang kay Ninet, umalis na ako, ha? O tama na, baka bumaba ng luha rito. Ha? Tay, kayo nang bahala kay Nay, ha? O, sige. Nay, ang mukha nyo, kuduloy na. Iwanan mo pa yung baga. Musta ka na, maneng? Alam mo namang VIP ka sa akin. Kita mo, nasa sentro ka ng mesa. Para kang punanong lichong. Alam mo, maneng? Kasi magkaibigan tayo. At ang kaibigan, hindi kinakalimutan yan, di ba? Pero ang kaaway, minamarka niyan. Hmm? Ngayon, ngayon, maneng, magkaaway ba tayo? Hindi, Julio. Magkaibigan tayo, di ba? I love you. I love you. Ngayon, maneng, pala akong hindi ka magkakasal sa ilong to. Tingnan mo ito sa bogat. Napudpud ang dila. Kakakas ka sa Bermuda grass. Pakita mo ang dila mo. Kaskas mo ang dila mo. Kaskas mo! Ito naman si Tiny. Matigas ang ulo ito. Matigas ba ulo mo, ha, Tiny? Ha? Oh, wow! Wow! Ayokong nababalitaan na nadudulas ang dila mo na may pinagkakalat ka tungkol sa akin. Kahit magbalik ka pa sa sinapupunan ng magulang mo. Kahit sa impyerno.
marunong ka pa magtago. Sa taras ay kaibigan ng tatay ko. Sige, doon. Sige. Sige na. Wala naman akong ginagawa masama. Inutusan lang ako. Hindi mo ba alam ang ordinasyon ni Mayor? Alas 7, curfew ng mga teenager. Eh, inutusan puro kakatwiran. Yan na. Kailangan makapaglabas kayo ng apat na sakong bigas. Oo, alam ko na yun. O sige, umuwi na kayo. Mag-ingat kayo, ha. Saan ka pupunta? Ay, dalawa, tabi dyan. Sige, tayo. Tayo. Lakad. Saka saan ka? Taga dyan lang po. Ba't nakuliporme ka? Sundalo ka ba? Ano sa tingin mo? May baril ka? Ano sa tingin mo? Yan, ano laman yan? Ano sa tingin mo? Huwag kang piloso po ah. Pareho lang tayo nasa serbisyo. Yun naman pala eh. Ano to, investigasyon? Hindi. Routine lang ito. Bawal yan, ah. Kilala kita. Search! Search! O ano ka, Bo? Gusto mo maging sarento? Habulin mo. Move! God damn it! Kumita na yan! Ganito yan eh. Di nakita kong tahimik na tahimik. Aakit ngayon ako dyan. Dahan-dahan. Tapos bukasan ko yung pintuan. Makikita kong madilim. Sabay magsisindi ang ilaw. Makikita ko kayo nakatayo. Sabay kantang, Di Colores! Di Colores! Ay, nang magkakaiyakan pa tayo niyan eh. Bumaba na kayo rito. Nay! Tay! Gutom na ako! Nay! Nay, hindi niyo man lang ba alamin ang kalagayan ko, Nay? Nay, napainkwentro ako, Nay! Tinamaan ako, Nay! Ganito! Na kong pasalubong sa'yo! Ang paborito mo! Ta-da! Manikang kulay pula para sa maganda kong kapatid! Ay nako! Huminga naman kayo dyan! Matuluyan kayo! Napipiko na ako ah! Walang ganyang biruan! Nay! Tay! Ninet! Ako naman ano ba? Thank you.
Ano bang... malaking kasalanan ng... nagawa ng pamilya ko. Para... tanggapin ang ganong klaseng parusa. Alam niyo yan. Isusubo na lang namin. Kapag may kumatok, nangangailangan. Heto, ibibigay pa namin. Wala akong natatandaan na inabuso o nakaaway. Kapitbahay, ang mga kaibigan ni Tay, wala man lang sumaklolo para tulungan sila. Kayo, nasaan kayo? Anong ginawa niyo? Nasa ibayo ako. Nandun man ako. Wala naman akong magagawa eh. Pinagmasdan niyo lang. Nagtanga-tangahan lang kayo. Hindi mo kilala mga taong labas. Malulupit sila. Ano mang gusto nila, makukuha nila. Ganun ba sila pumatay ng tao? Parang manok. Tadtaring ko man ang pino, ang laman nila, kulang pa. Kung ang batas walang nagawa, ikaw pa. Kung hindi ako sino? Pabayaan mo na ang panahon na humatol sa kanila. Kung hindi ngayon, kailan? Kung sa kanila walang halaga ang buhay, sa akin, mahalaga kamatayin nila dahil gusto kong bigyan ng katahimikan ang aking pamilya. Binubulag ka lang na yung galit. Aalisin ko ang piring ng katarungan. Ako ang ahawak ng timpangan. Tatagpasin ko ng espada ang ugat ng kamalian. Nagdala lang naman ako ng pagkain sa kwarto niya. Nagtitili na siya eh. Nagugulo ang bahay na to dahil sa babae niyan. Napipiko na ako. Gumawa ka ng paraan. Eh kuya, hindi naman niya sinasadya yung pagkabasag ng gamit natin na bigla lang siya eh. Ang mabuti pa, ibiyahe mo ng Maynila yan at ipakulong mo sa basement ng ospital. Anong problema mo dyan, tol? Ilagay mo sa sako. Iligaw mo. Gawin mong pusa. O kaya ilim mo sa city pound. Ipadumog mo sa aso. Parang cartoons. Malaki ka na, ha? Tama na yan! Hoy! Tama na yan! Tama na yan! Kailan dito? Sabi, tama na eh! Diba? Ay! 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 Ay
ba? Tama na yan. Kung alam lang ng mga tao, kung gano'ng kagarapal ang ugali ng mga anak ng mayor sa bayang ito. Parang hindi kayo galing sa isang na. Uy! Okay, baba na yan. Lika dito! Tara! Pinalaan na! Huwag ka nang pumalag! Oh, ano yan? Inom-inom eh, hindi nagbabayad. Jeff, pasok na yan. Ayup eh, no? Pumalag yan. Wala. Sarge, pagbibigyan ba natin yan? Huwag na. Kaya mo siyang mahulasan doon. Oh, bakit? Saan ko pwede makita si Chief Garcia? Bata, mukhang napasarap ka ng tulog sa pansita na. Hindi mo na malaya na hindi na si Garcia ang hepe namin. Si Major Semilla na. Bakit? Reporter ka ba? Taga TV? Taga radyo? Pleno ka? Katulad nyo ding uniformado. Pero mas kagalang-galang uniforme ko. Masama ang pilantik ng dila nito ha. Ano raw kailangan nyo kay Garcia? Tulong sana. Malaki magagawa niya sa akin. Bakit hindi ka sa akin humingi ng tulong? Sabi mo kanina, uniformado ka. Kagalang-galang ang suot mong uniforme. Sundalo ka. Ikaw, pulis. Tatlo ang mahal ko sa buhay. Dalawa pinatay. Isa dinukot, babae. Hanggang ngayon, di ko pa nakikita. Ngayon, kung nagpupulis-pulisan ka, at di mo ako kayang bigyan ng katarungan, itiktok mo yung bibig mo. Lagyan mo ng piring ang mata mo. Tumayo ka sa plaza at magtanga-tangahan ka. Sarge! Sir! Yes, sir. Hoy! Guardia! Sino na nakatakas? Ano? Paano nakatakas yun? Nandito kami. Binabantayan namin yan. Nakatakas talaga siya! Eh, loka pala ito eh. Puisit talaga oh. Akalain mo, eh, dismiss na pala itong kasong to, eh. Walang testigong dumarating. Walang kamag-anak na umaapila. Ikaw lang. At ang prime suspect dito ay mga taong labas. Yan lang ang hirap sa batas natin, eh. Masyadong komplikado. Pero kung gusto mo iho, kusan uli natin ang kaso mo. Huwag na. Tuluyan mo na lang ibasura. Diyan sa basura ang kinuupuan mo. Ayun, arreglado na lahat. Pinasundan ko na. Elisa, Elisa,
ako. Huwag kang matakot. Ay, di ko niyo kung niyo. Sumama kayo sa akin. Escort kami ni Mayor. You have the right to remain. Sino ka ba talaga? Kahapong kapakahol ng kahol sa munipyo, ha? Para kang aso kulol. Napigyan nyo? Kumanta na ba? Hindi namin mapigay. Namamagana nga itong kamao ko. Ano, tata? Ano sinabi sa inibise? Okay daw, Jake. Kaya-kaya sundin at pailalin ang bagong mga ordinansa. Iobligado naman siya. Dahil kahit anong sabihin ko, dapat lang niyang gawin. Jake. Ayaw kumanta, ha? Maswerte siya. Kung hindi ka dumating, kanina pa butas-butas ang bungo niyan. Eh, paano kakanta yan? Sintunado yata yan, suntok mo, eh. Paul! Hindi mo kaya yan. Kilala ko yan, eh. Paul, huwag mo akong binabastos sa mga fans ko, ha? Kasi mas matanda ako sa'yo. Sa edad lang yun, kuya. Pero sa utak, ako pa rin ang lamang. Alam mo, Bogart, kung mabibili mo na utak nito, makukuha mo sa pakyawan. Limang bulig! Pababagsakin ko yan! Oh, limang bulig. Limang buliglig. Call. Bigyan mo. Huwag ka lang kukontra sa akin, ha? Hatol? Tali! Banata mo! Oh, tama ko lima, ha? Ho! Ha? Tama ko lima yan! Puro forma lang yan si Tiny! Hintayin mo pag pinubog! Parata mo, Tiny! Pinagito mo, ha? Hindi nakapupog! Tangin na mo, Tiny! Puro publicity lang palang bata nito. Bukat, Tete. Wala naman sinabi. Oh. Bente, hindi mo kaya. May tali ang labanan. Huh? Hmm?
may talo. Call. Baya mo na sa kanila yan. At kung ako naman sa'yo, kuya, tutuluyan ko na yan at baka makabuwerta pa. Baba na yan. Wala pa eh. Pero pupunta raw dito pagkatapos ng meeting dyan sa Kapitolyo. Eh, wala pa pala eh. Jimmy, tumawag ka nga sa bahay. Tingnan mo kung nandun na. Vice. Mukhang masarap ternohan ng kape itong sigarilyo ko, ah. Jay, Vice Mayor ako dito. Ipagtimpla mo nga ako. At gawin mong tatlo. Si Jimmy at si Cute gusto rin magkape. Siya nga naman, Bise. Tatlo na timplahin mo. Jay, paano ako irerespeto ng mga tao kung ikaw mismo ay walang respeto sa akin? Sa estado mong yan? Humihingi ka ng respeto? Hoy, kaya ka lang nandito sa upuang ito. Dahil sa papa ko. Tau-tauhan ka lang. Hmm.
Si Kapitan, nandyan ako. Sige. Kaibigan, sa huling pagkakataon, kailangan sabihin mo kung sino ka at saan ka nang galing. Anong kasalanan mo sa mga labrador? Ba't gusto ko nilang patayin? Kapitan. May pasalubong ako sa'yo. Huh? Salamat, ate. Ganda. Kapitan. Okay ba? Oo. Ayaw magsalita. Salamat. Pakakawalan sana namin. Pero baka tayo mapahamak. May katigasan ang ulo, Kapitan. Kapitan, kung papayag kayo eh, sisintensya ako na to. Huwag! Kilala ko siya. Lando, ikaw ba talaga? Ano nangyari sa'yo? Kailan ka ba dumating? Itay, si Lando, anak ni Mang Kadi at ni Aling Josefa. Ba't nandito ka? Di ba dapat kasama kanya? Nino. Yun siya mo. Sino siya? Yung siya mo. Yung siya mo. Kaya nga ako nandito eh. Hindi pala siya. E ikaw. Sino siya? Yung siya mo. Yung siya ko. Isa lang ang siya ko. Kaya nga ako nagsundalo eh. Umalis. Kinuha. Iniwan ako. Nakita ko siya. Hindi ko alam kung babalik pa siya. Ikaw ate, siya ba? Sinong siya? Siya. Siya, yung sinaing mo, nasusunog na. Wala naman ako sinaing ah. Yung sinaing mo. Yung sinaing mo, di ba? Ay, sinaing! Oo, di ba? Oo, sige. May sinaing nga pala. Asya, aalis na kami. Pasyasya pa, buko naman. Ikaw kasi, inumpisan mo pa kasi pasyasya. Nakakaya tuloy sa dalawa. Mainit to, ah. Tiisin mo. Matagal na ako nagtitiis. Mapde? Ramdam ko pa rin. Masakit. Hindi ko sinasadya. Nabigla ka. Pero kaya ko pa rin. Sugat lang yan sa labas. Madaling mag-ilom. Pag natuyo, magiging pilat. Pero ang sugat na tumatago sa puso, kahit gamutin mo, nananatiling sariwa. Ikaw, nasugatan ka na rin ba? Di ba't ang pinag-uusapan natin ay isang puso, isang sugat? Pareho lang tayo ng nararamdaman. Ang pinagkaiba lang natin, hindi mo alam kung saan nanggaling ang sugat at kung paano tayo nasugatan. Sana'y nalam mo muna ang katotohanan bago mo tinakasan. Sandali, nasasambit ko na eh.
Sabi, Sir, ba't nilalis niyo pa ang chinelas niyo? Isuot niyo na! Eh, nakakahiya po. Eh, baka marunayan po yung sahig. Hindi. Hindi, bale. Papalitan na lang. Sabi sa'yo yun eh. Sige, tuloy. Oo nga, pagkatapos nga, lalagay ko na. Kami biktima ng mga pagkukunwari ni Mayor na siya ay makatao. Sa pilitan niyang kinukuha ang mga lupang pag-aari namin. At ang sino mang tumutol sa kanyang kagustuhan ay pinapapatay, itinataboy upang mawala ng sagabal ang kanilang maruming pamamalakad. Pero hindi kami titigil na itay hanggat hindi na itutuwid ang pagkakamali. Lando, matanda na si Itay. Kailangan namin ng bagong mamumuno. Upang buuin muli ang matagal na naming ipinaglalaban. Maaasahan ka ba namin? Hindi. Ang laban niyo, hindi ko laban. Ang laban ko, hindi niyo laban. Prinsipyo sa inyo, puso sa akin. Ang hirap sa'yo, nabubuhay ka sa kahapon. Tapos na yun eh. Ba't hindi mo nalang kalimutan? Ipagpasa Diyos mo na lang. Napakadaling sabihin. Napakahirap gawin. Sa gabi, oras ng pagtulog at pamamahinga. Pero naglalamay ang isip ko. Sa umaga, pagising ko, hindi ko na alam ang gagawin ko dahil pagod na katawan ko. Si Ninette. Nakita ko si Ninette. Pero parang hindi siya. Dahil hindi ko na nakikita sa kanya ang ngiti at sigla na kinabukasan. Ngayon, paano ko siya makakalimutan? Ngayon, hindi ko alam kung saan ko matatagpuan ang kasagutan. Kung dito ba sa bundok o sa aspaltadong gubat na yon. May malita kong nalalaman na malaki ang may tutulong sa'yo. Ano yun? Alam mo bang ang mga lihim ay binabaon sa lupa para hindi sumingaw? At ang tanging nakakalam nito ay ang humukay? Bakit mo makausapan ang tsumaning mo? Baka maabutan mo pa siyang hawak ang pikot pala. Rodora! Rodora! Halika rito! Halika! Bakit ho? Umalis daw si Lando kanina. Nagpaalam ba sa'yo? Opo, Itay. Napunta ho siya sa bayan eh. Nagbakasakali ho siyang magkita sila ng kapatid niya. O paano yung baril ko? Pinahiram ko po sa kanya eh. Eh kasi tayo nag-aalala po ako, baka makilala ho siya sa bayan eh. Baka mapahamak ho siya. Oh, ang ganda ng suot ko, nga. Bigyan ko yung tatay ko, Bakit? May tatay ka pa ba? Ang sama ka lang, kaya mo. Tatay ko, ba? Magandang umaga ho, Mayor. Magandang umaga naman. Mukhang bihis na bihis ang mga alaga mo, sister, ha? Ganun ba? Mabuti naman yan, sister. Hanggat maga na ituturo natin sa mga bata ang pagsamba sa ating Panginoon.
Umalis ka dyan! Puta naman! Umalis ka dyan! Sandali, baka makalabit mo yun, ha? Ano ginawa mo sa kanya? Papuputok ka kita! Putok mo! Sige, putok mo! Ang ano, pag hindi pinutok yan? Ako! Ako ang puputok. Sige! Kalabitin mo, Jake! Palagay mo pag pumutok yan, hindi ko kaya makalabit to. Sama-sama na tayo rito. Ha? Sige! Ano tayo? Kayo lang, ulol. Wag, Kuya Jake. Wala naman yata nangyari. Di ba, Kuya Julio? Malay nyo. Para kang asong ulol. Hindi ka marunong kumilala ang kadugo mo. Kung hindi man ako marunong kumilala ng kadugo, saan mo inasamag mana? Diyan sa kapitbahay? Bakit hindi muna ako hintayin mamatay? Bago mo ako palitan sa pwesto ko. Lynette! Anong ginawa nila sa'yo? Lynette! Nakita ko si Lando. Boy. Ano? Paano mabubuhay yun? Eh, nakita ko nga eh. Eh, naghihingalo na nung ihulog natin. Nakita ko sa simbahan kanina. Sinundan ko pa nga eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Noon pa lang, sinabi ko na sa'yo, Julio, dapat sinintensyahan mo na. Ngayon, umasa ka ng buwelta. Sino yung buwelta yan? Si Lando, Papa. Kapatid ng lukarit na yan. Inumpisahan mo. Tapusin mo. Ako may kasalanan sa pagkamatay ni ate. Ang tatay mo. Isipin mo! Pati ang pamakikuha lang malay na sinilit. Dadawin tatarantaduhan ko! Kasalanan ko! Kasalanan ko! Kasalanan ko! Magiging kasalanan ko sa Diyos kapag pinatay kita. Kapag nangyayon naman kita,
Sisira ang sinumpaan ko sa puntod ng aking mga magulang. Anong gusto niyong gawin ko? Sumanay. Lando, ngayon. Mga kolektor, iilitin na ang buhay mo. Nakita niyo na ang ginawa ng anak ko si Julio? Tabi! Kung hindi sa blat, hindi katiting. Hindi nakakuha nito. Masyong, pagsabihan mo ang anak ko si Julio, ayoko nang makikita ang mukha ng adik niyan dito sa loob ng munisipyo. Mayor, eh kung kayo nga ho, ayaw niyan sundin eh. Ako pa kaya? Kung nagsasawa ka na sa trabaho mo, sabihin mo lang. Hayaan niyo, Mayor. Pasasabi ko na lang kay Jake. Ako nga hunting sa landong yan. Itaga nyo sa bato. Kahit magtago pa siya sa lata ng sardinas, hindi ko siya titigilang hanapin. Alam mo, Hepe, daig mo palit ako magsipsip. Ha? Lumayas na kayo. Baka sa'yo pa mabunto ng galit ko. Oyo! Tara! Ilugiris! Tara mo! Sa akin mo ipinagkatiwala ang lahat. Hindi sana nangyari yan. Sino nagutos? May display mga bangkay sa harap ng munisipyo. Ha? Sir, hindi ho ako. Lalong hindi ho ako, Mayor. Ito pa ako. Para isipin ang buong bayan na mga taong labas ang gumawa niyan, makukuha natin ang simpatsya nila. Hindi ba? Alam mo, Wakin, wala ka pa rin kautak-utak. Hindi mo ba naisip ang magiging komplikasyon niyan? Ha? Magkakaroon ng bagong bayani. Kontra, laban sa partido ko. Ito, laban sa isa, na nakalusot pa. Wakin, ang taong yan ang magiging anay na sisira ng munisipyo. Tandaan mo yan. Rodora! Ilang gabi mo na akong iniiwasan. Hindi pa tapos ang misyong ko ron. May halaga ba sa'yo? Baka naman, natatakot ka na magtagpo ang landas namin ni Jake at may mangyari sa kanya.
Kung meron man akong taong pinahalagan sa buhay ko, sinisiguro ko sa'yo hindi yun si Jake. Kung ano man ang namagitan sa amin noon, binoon ko na yun sa limot. Kasabay ng pag-isa ng taong inaakala kong magmamahal sa akin. Nasaktan ako! Hindi ko kagustuhan na nangyari! Ba't pinayagan mo? Sinuwersa niya ako! Pinilit mong kalimutan kita! Sinimbukan mo ang pag-ibig ko sa'yo! Dahil ba sa tuldok na yan, kaya hanggang ngayon hindi mo binibigyan ng halaga ang takot at pangamba na naglalaro sa dibdib ko at tinumupuntak sa bayan? Hanggang ngayon bulag ka pa rin! O baka naman sadyang pinagdidirihan mo ako sa inaakala mong nangyari sa amin ni Jake? Tahimik na tahimik mo. Wala silang nakamalay-malay. Mula sa isang tabi. Woo! Biglang lumitaw ang prinsipe ng kadiliman. Kapitan, dumarating! Bahala sa bangkay ni Erning. Kapitan! Wala palang permanente sa mundo kundi ang pagbabago. Hindi magiging ganap. Ang pusong ipinaglalaban ko, kung walang susunding prinsipyo. Ano ang ibig mo sabihin? Pag-isahin natin ang pinaglalaban yung karapatan at ang silumpaan kong pagigigante. Thank you.
sinasabi ko. Huwag magsindihan yan! Bakit? Gusto mo ba sumabog tayo? Ha? Kita mo, puro paputok yan eh. Dalihan nyo. Kunin mo niya isa. Buksan nyo tayo! Sino nagbigay sa'yo ng pahintulot na matulog ka? Baka gusto mong gisingin ka ng baril ko. Hoy! Hoy! Magbiro ka na sa lasing. Huwag lang sa isang praning. Tal, matigas ang ulo mo. Anong gagawin mo? Maglalaro tayo. Anong laro? Ano ibig mo sabihin? Alam mo ba kung anong laro? Ano ba bilang sabi mo? Ikaw ang may sasabihin. Nasaan ang kapatid ko? Anong kapatid mo pinagsasabi mo? Ni, hindi ko nga kilala kapatid mo eh. Gusto mo maging chicharong bulaklak ang tumbong mo? Ano ba pinagsasabi mo? Pakawala mo ko dito! Nasaan ang kapatid ko? Hindi ko alam! Ano gagawin mo? Nasaan ang kapatid ko? Ay! Hindi mo alam? Sinabi ko na siya, hindi ko alam ah. Nasaan ang kapatid ko? Hindi ko alam. Tingnan na. Ano gagawin mo? Sigoy! Nasabihin mo na! Nasaan? Tanggalin mo niya! Alitin mo niyan! Ang kapatid mo na sa bahay nila yun! Sige na, tanggalin mo na! Tanggalin mo siya! Tanggalin mo na! Mamamasaya ko! Tanggalin mo na! Sasabog ang tumpong ko! Hindi ba sinabi ko na siya? Ang kapatid mo! Ba't ko paalam? Tidoy! Alitin mo na, Tidoy! Tidoy! Alitin mo na! Tidoy! Huwag kang matakot sa akin. Hindi po. Sige. Sino ka? Anong kailangan mo? Kung ano man ang pake mo, bilis-bilisan mo na at baka dumating pa si Mayor. Babawiin ko lang ang kinuha nila sa akin. Kung kailangan isama ko pati interes, isasama ko. Ninet, halika na. Huh?
kilala. May sakit siya na siya. Paano mo tatakas ang iyong kapatid? Kapag pinasok ko, alam ko ang daan palabas. Kailangan ba ng pain? Pwede ko. Asawa ko ni Mayor. Huwag ka na mag-isip pa. Wala na tayong panahon. Magtiwala ka sa akin. Parado mo na yan. Ninette! Sino ka? Tita! Sino to? Ito ba? Hindi siya. Mahal niya ang kapatid mo. Pwedeng panabla. Ikaw si Landoy, di ba? Bada, baka hindi kaya ng dibdib mo ang ginagawa mo. Alam mo, sa larong ahedres, nakakalamang ang maraming opisyal. Maraming piyon. Tandaan mo yan. Yan ang akala mo. Gamitin mo lahat ng kawal mo. Hindi mo kaya. Dahil ang hawak ko ay Reyna. Sa lahat ng direksyon, kaya kong gumalaw. Mati ka. Di ba jeep ni asong yan? Oo. Ano yung nakapatong sa ibabaw? Mga granada explosives. Sa bawat laro, nakakalamang na madaya. Ang kadayaan, minsan, tinatalo ng kagulangan. Talagang ganun eh. Papagsabihin mo si Kuya Jack. Baka matid ka si Ninit. Pa! Pa! Tita, tita, si Ninit. Ha? Tita, huwag mong papabayaan si Ninit, ha? Pa, please. Pa, please. Papagsabihin mo si Kuya, ha? Tita! Tita! Pa, si Kuya! Kuya! Labrador, bakit? Sister, may pakikiusap po sana yung kaibigan ko sa inyo. Sister, kung pwede lang ho sana, iwanan ko muna ang kapatid ko dito. Kasi hindi ko siya maasikaso dahil... Yan dahil sa pinaghahanap kayo ngayon ng mga tauhan ni Mayor. Ay nako, Elisa. Ako ang kinakabahan sa mga ginagawa mo. May shock siya, sister.
Sumali ka na. Oo, ganun nga. Eksakto. Huwag kayong tatanga-tanga. Ano balita? Wala eh. Nagalugad ko na lahat ng sulok. Ang grupo to, sa hangganan. Oo, nadinig nyo. Sa hangganan daw kayo. Ha? O sige. Yes, sir. Lumakad na kayo. Grupo ni Fernandez, sa Ilaya. Oo, Ilanggonis. Nadinig nyo. Sa Ilaya raw kayo. Siguro naman, hindi kayo bingi. Laga! Eyo, doblehin nyo ang security sa loob ng bahay. Oo, Jake, yes, Jake. Sige. Jake, Jake. Kausan ako. Ang mabuti pa, umuwi ka na lang sa bahay. At baka sakaling doon, patawarin ka ng bangkay ni June. O, tulong dito! Damian! Iga! Dahil dito ah! Naisin nyo dyan, naisin nyo! Daan-daan ha, baka mabagsak yan. Di ba si Mrs. Labrador yan? Oo, siya nga, si Lisa. Eh, bakit kasama pa yung babaeng yan? Ano? At kasama pa, pati si Lando. Ilera nyo mabuti, ilera nyo mabuti. Kapal talaga. Talaga. Yan, tulad din ni Mayor yan. O, mga bago ko. Dahan-dahan, granada yan ha, baka mabagsak, dahan-dahan. Oo, alam ko. Ang gadara, oh. Ang galing nito ha. Ngayon lamang ako muling nakahawak ito. Kapitan, saan na to? Sige. Ah, Lando, ang dami naman yan ha. Pwede na tayo magpagyaran nito. Kapitan, sana ang mga sandatang yan ay maging simbolo ng katarungan ng layunin inyong pinaglalaban. At huwag maging daan upang magkaroon ng digmaan. Umasa ka, Lando, na ang mga sandatang yan ay gagamitin namin sa paglilinis sa mga natitira pambatik sa pamahalaan. Kapitan, gusto ko sanang ihingi sa inyo ng pahintulot na dumito muna si Elisa. Kapitan! Hindi po kami papayag na dumito ang babaeng yan! Asawa ni Mayor Labrador yan! Maraming nagawang kasalanan niya sa atin! Alisin niyo muna ang galit sa dibdib niyo bago kayong matulang tao. Si Mayor Labrador ang nagkasala sa inyo at hindi ang babaeng ito. Kaya wala kayong karapatan na singilin ang taong walang pagkakautang. Kapitan, gusto ko sana ipaalam sa inyo at sa inyo lahat na si Elisa ang naging daan para makatakas ang ilan sa inyo sa kalupitan ng tungkod ni Mayor. Di ba, Cesar? Totoo, Kapitan. May panahon sa paghihimagsik. At may panahon din sa paghatol. Pabayaan natin ang panahon na humatol sa kanila. Kung kaya nila magtabi ng tao, kaya naman natin magkupkup. Sinungalingan. Ang lahat ng yan ay pinalalabas ng mga taong kumakalaban sa akin. Gatas, asukal, dilata, bigas, apawang nakalaan sa mamamayan ng Santa Cruz ay tinangay ng mga taong labas. Mayor, ilan na po bang naging casualty niya dito, sir? 15. Na walang awang pinagbabaril ng mga taong labas. Kasama na riyan ang bunso kong anak na si Jaime. Masakit. Pero kahit sampuman ang buhay ng aking anak, ay pagkakaloob ko, alang-alam sa bayan. Maasahan ko ba ang tulong niyo? Oo, oh, Mayor! Kung ganun, pa-escortan ko na kayo hanggang Maynila. Siya nga pala, para sa inyo. Maraming salamat, Mayor. Thank you, Mayor. Sir. Ano nangyari? Beripikado na.
Nakita na ng isang bata natin kung saan nagkukuta si Ma'am Lisa. Gaano sila karami? Mga 200. Pero kasama pamilya doon. 200. Pero hindi pa sapat para ipamalit nila sa isang labrador yun, ha? Pero hindi bale. Kumuha ka ng 30 tao. Kargahan mo ng puro high-powered. Mga M203. Lusubin nyo. Pero itapat nyo sa gabi ng libing ni Junior. Maliwanag? Okay, boss. Ilang ngayon? Apat ho. Ilang ngayon? Tatlo ho. Dapat sa inyo, kalahati lang. Hindi naman kayo umiyak eh. Thank you.
Sige, suyuri pa sa teritoryo ng bakit ang utok yun! Magtinal ka! Yung mga tuta. Naghihintay ang utos ng aso. Jimmy! Baba mo na. Tapos na laro. Sige! Sabayan tayo! Cute! Huwag mo nang ipilit yung kulit mo. Tama na. Maligaya ka na? Umpisahan mo. Mabuti naman. Tama na. Huwag ka nang meet. Alam mo, sa ginagawa mo yan, sa halip na akitin mo si Lando palapit sa'yo, lalo mo siyang tinutulak palayo. Hindi malayo mangyari ang sinasabi mo. Lalo na pag may tao na sa pagitan naming dalawa. Alam mo, malakas pa sa telegrama ang dating mo sa akin eh. Ano ba talaga ibig mo sabihin? Hindi ko maintindihan eh. Ah! Hindi ka pa panalisihan kagabi. Gusto mo pa pala na isa. O sige, para makontento ka, kung gusto mo, ako pa maghanap ng pwesto para sa inyong dalawa. At para makumpleto ang kasiyahan mo, panoorin ko pa kayo. At magbabantay pa ako. Para hindi kayo makita nung kung sino-sino. Yun ba? Huh. Alam mo, napakamalisyosa mong bata ka. Hindi ka ba nagpapasalamat dahil kahit papano, tinulungan ako ni Lando dahil nakagat ako ng ahas kagabi. Ayan mo, sakit-sakit pa. Ahas? Alam mo, Rodora, ang lalaking katulad ni Lando, dapat minamahal at inuunawa. Hindi ako ang dapat nakatakutan mo. Kasi ang turing ko sa kanya, kapatid lang eh.
Ikaw rin. Ang daming babae nagkaka-interest dyan. Baka ikaw maahas. Lisa? Lisa! Pwede mo bang pakibantayan yung asong alaga ko? Huwag ko kayo mag-alala, nakatali ho yun. Ang sabi ng doktor, pag naglalaway na, medyo lumayo-layo kayo dahil na uulol na yun. Sige, kaming bahala. Salamat po. Magpapakabait ka rito, ha? Lahat ng gusto ni Mother, susundin mo. Para pagbalik ko, pupunta tayo sa Maynila. Magbabagong buhay na tayo. Kuya? 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 Alam mo, Lando, parang gusto ko na talagang maniwalang mas magaling ang magulang kaysa madaya. Gugulangan mo ko? Di na aya naman kita. Halika na. Ituloy natin ang pamamasyal. Thank you, sister. Paalam. Bye-bye, sister. Kapitan, siguro naman ngayon, aminado ka na na nagkamali ka ng pusta. Hoy!
Manugang kong ilaw. Sabihin mo sa tatay mo, ha? Naaalagaan mo siyang mabuti. Baka hindi na siya abuti ng umaga. Dahil sa tindi na sama ng loob. Jaime, hindi ka pa ba nagsawa sa mga kasamaang ginawa mo? Kaya nangungutya ka pa? Sige, dagdagan mo pa! Dagdagan mo pa! Bitawan mo na ako! Oh, bakit hindi ka makapagsalita? Ha? Sige pa! Bakit? Natatakot ka na baka mamaya kainin mong lahat ng sinasabi mo? Ha? Sige pa! Dagdagan mo pa! Nang magkaroon ka na ng pasis kaysa tala sa impyerno! Hayop! Para kang unyango. Kung saan ka madigay siya ng kulay mo. Bakit? Nasarapan ka ba ng matikmang ka ng iba? Hayop ka talaga! Pasura ka sa paligid ko. Ang lawin ay tinura ko na. Hindi ko na maaaring ibalik sa bibig ko. Hayop! Hayop! Ang kamandag na lumalabas sa bibig nyo. Lando, sinungaling ang tatay ko. Huwag kang padadala sa mga pangako nun. Sa akin ka maniwala at hahawakan natin ang buong bayan. Joaquin, sa akin ka rin maniwala na mas traitor ka sa tatay mo. Kung nagawa mo yun sa tatay mo, kaya mo rin gawin sa akin.
Di ba, Joaquin? Sinabi mo eh. Lando! Tanggapin mo lang ang loko! Para maniwala kang sinisyalo ko! Di ako tatlong kaibigan mo! Pagkakawalan mo sila! Kung pagkakawalan mo rin, si Joaquin! Lando! Alam kong naririnig mo ako! Nagbibigil-bigil ka lang! Ubus na ba siya yung sagulado? Bibigil kita ng 3 minuto pa, Lando! Yun? Lando! Huli na itong tawag ko sa'yo! Yun. I-deliver mo na sila. Traiduran. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Pumapatay kita o patayin kita. Sinabi mo eh.
Malay ko. Matutuwa sa meron ito. At alam kong malaking pera pa nakapatong sa ulo mo. Papatayin kita! Sinayang mo. Ang hari ay hari. Kahit kailan ay hindi bali magpailalim sa arena. Tandaan mo yan! Masyong! Puso pa ako. Pinumay pa kita. Para sikasuhin.
ang lubing mong anak mo! Sa kayo na hindi na po muli babalik ang karahasan at kalupitan sa bayang ito. Mga kababayan ko, yan ay kagagawa ng ilang tao lamang. Aari bang hilingin ko sa inyo ang pagkakataong ito upang alayan natin na isang taos pusong panalangin ang kaluluwa ng isang tao nagbuwis ng kanyang buhay upang muli nating makuha ang kalayaan na minsan ay nawala sa ating mga palad. Mga kababayan ko, ipanalangin natin ang kaluluwa ni Rolando Liwanag, ang bagong bayani ng ating bayan. Nagalala na ba at nanganak?